Hello guys, welcome back sa ating channel. For this video ay pag-uusapan natin kung kailan ba ginagamit ang E o letter Y sa wikang Filipino. So, simulan na natin. Ayon ito sa KWF manual sa sinop na pagsulat. So, may mga special na gamit ang titik na Y na binibigkas katulad ng letter E sa Filipino o kaya naman ay kasing kahulugan ng salitang at sa Filipino. So, yon ang pag-usapan natin ngayong araw na ito. Una, upang isulat ng buo ang pangalan ng lalaki kasama ang apelido ng ina. So, isa ito sa dating paraan ng pagsulat ng pangalan. Halimbawa ay yung Emilio Aguinaldo y Pami. So, si Emilio ay may apelidong Aguinaldo at upang idugtong, kung minsan, ininudugtong yung apelido ng nanay dun sa apelido ng tatay. Hindi tulad nung karaniwang nakasanayan natin na una yung middle initial o apelido ng nanay dun sa apelido ng tatay. Dito naman kapag gumamit tayo ng letter Y na Espanyol na binibigkas nga po bilang E, ay inuuna naman natin yung apelido ng tatay. Kaya nagiging Emilio Aguinaldo y Pami. Sa pangalimbawa nito, Ramonito Barcial y Barcelon. So, apelido ng tatay ko ay Barcial and then idinugtong natin ang apelido ng aking nanay na Barcelon. Pangatlo ay yung Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realon. So, yan po yung buong pangalan ng ating itinuturing na pambansang bayanin si Jose Rizal. Ang kanyang apelido sa kanyang tatay ay Rizal Mercado at idinugtong natin yung apelido niya sa kanyang nanay na Alonso Realon. At upang pagdigtungan nga po yun ay gumamit tayo ng E na kasing kahulugan ng at. At pangalawa nga po ay yung sinasabi ko na sa pagbilang naman sa Espanyol, kapag gumagawa tayo o bumibilang tayo kadalasan sa oras o kaya naman ay sa pera, nagbibilang tayo, ginagamit natin ay pa-Espanyol pero binabaybay natin sa Pilipino. Ang ilang halimbawa nito ay alas dos y media o ikalawa at kalahati. So, idinadagdag natin yung i sa pagitan ng oras at ng minuto. Alas dos y media. Pangalawang halimbawa, ala una y cuarto o ikaisa at labinlimang minuto. Alas cinco y veinte, ikalima at dalawampung minuto. 45 o sa pagbibilang naman ng pa-Espanyol na binabaybay natin, 45. 45. 53. 50, ibig sabihin 50, at 3. 33. 37. 37. Pero pansinin na nawawala ang I kapag nagtatapos naman sa letter E ang pangalan ng unang bilang. Ang halimbawa naman ng ganitong sitwasyon ay 22. Dahil po nagtatapos sa letter E, yung 20, hindi na ginagamit yung letter Y o yung E bago yung 2. Kasi magiging hindi madulas bigkasin. 20 y 2 kapag may ipa. Kaya mas masarap bigkasin kapag 22. Okay po. Alas 7 kuwarto. Ibig sabihin, 7:15. Alas 12, medya. So yan po ang pagkakataon kung kailan ginagamit ang Espanyol na letter Y sa Pilipino. Batay sa KWF manual sa masinop na pagsulat.